usapang ICC, ayan, hindi magpapahuli. Yung bagong laya na si Leila De Lima, nag-aantay na lang daw siya ng tawag from ICC at siya daw ay makikipagtulungan. Doon ka na tumira. Oh, hindi po kayo kawalan, no? So ito, play natin. Inihayag ni dating Senador Leila De Lima na nag-iintay na lang siya ng opisyal na komunikasyon mula sa International Criminal Court o ICC para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa war on drugs ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak ni De Lima na bukas siya sa pakikipagtulungan sa ICC sa isinasagawa nitong investigasyon sa war on drugs sa kabila ng pagkakakulong ng matagal na panahon dahil sa pagiging kritiko ng Duterte administration. Gayun pa ng dating mambabatas, may jurisdiction pa rin ang ICC sa Pilipinas at may dapat managot ng mga matataas na dating opisyal ng pamahalaan sa madugong laban kontra illegal na droga. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senador Leila De Lima. Itong usapin ngayon na kalaya na ako, and I've been saying that I'm willing to cooperate in whatever capacity, lalo na yung ating, you know, pag yung naging mga findings namin noon, karanasan namin noon doon sa DBS investigation. Sa Lord, wala nga kayo. Wala nga kayo natapos dun eh. DDS investigation, si Matubato, sabi niya, member siya ng DDS, madami daw silang pinatay. Pero nung tinanong siya, so ibig sabihin, nakapatay ka na, hindi pa. Sa inyo, si Bicoy, patay na yata si Bicoy. And then, si Bicoy, nakakulong na. Binisto na nga kayo eh, nung mga ano ninyo, meron pa kayong pa-matrix. Wala nga, binisto na kayo nung mga ginamit yung mga testigo dyan. Sasasabi mo. Oh, madam, hindi po pa rin nakakalimutan ng mga Pilipino na ano, hindi po kayo malinis. Hindi po kayo malinis, madam. Huwag po kayo masyado magmalinis dahil mahihiya po ang ano, safeguard sa inyo. Oh, hindi ba? Oh, sige, tuloy natin sinasabi ni De Lima. Babaw, wala naman talaga tayong nakikita na gumagalaw, na tunay, na serious, na determinado para panagutin yung mga nasa taas. Eh wala kasi kayo sinasampag kaso. Paano nga? Bakit kasi kayo ICC ng ICC? May korte tayo dito. Dito na kayo magsampa. O ngayon, ayaw nyo kasi magsampa rito kasi pag may sampa kayong demanda rito, yung ICC, mas lalong wala ng ano, kakayanan or karapatan na pumasok dito. Bakit? Kasi nililitis na dito sa Pilipinas eh. Oh, yung mga naakusahan nyo naman na mga ano, tawag dito, yung mga pulis naman na ng salvage. Yung mga pulis na nagtanim ng mga ebidensya, lahat naman yan nahatulan na, di ba? Ibig sabihin, gumagana ang korte sa Pilipinas, magsampa na kayo dito. May sampa nyo na dito lahat, Leila De Lima. Wala ka bang tiwala sa korte? Nakalaya ka? O doon mo isampa sa korte ng estudyante mo. Yung kaso, para talagang maniwala sa iyo. Kasi ang mga nakikita lang natin, yung mga in-announce dati ng DOJ, mga ilan-ilan ng mga naging investigasyon nila, but involving only low-level perpetrators. Okay. Hindi nga mapapanagot si Marcos Sr. sa ano eh, sa crime against humanity nung martial law eh. Oh, gagamitin lang naman ni PRD yung ano, yung magic ano yan? Alibay ng mga Marcos eh. Na hindi naman tatay ko gumawa niyan. Hindi naman si PRD ang gumawa niyan. Oo, oh, eh ang gumawa niyan yung mga pulis naman, hindi naman siya. Oo, oh, and then tsaka tingnan mo ha, Leila De Lima. Ito kasi yung hindi mo naiintindihan eh. Ito po mga ginawa ni PRD noong kampanya ng siya ng sa tungkol sa droga. Eh gusto ba ng tao? Hindi. Huwag mo sabihin hindi gusto. Eh nagdedebate pa lang sila nila Mar Rojas, nila Binay, nila ano, nila Grace po. Nagdedebate sila on live TV. Sinasabi niya yung kanyang mga plano. Na ano, palilibing niya ang mga Marcos, dinupad niya.
Tapos uubusin niya ang mga drug addict, hindi niya na 100% pero nabawasan sila. O yung iba nga na inagnas na yung iba, tumaba naman sila, lumipat sila ng mga ibang lugar. So ibig sabihin, alam na to ng buong mundo na mangyayari to under ng leadership niya. I remember one time sinabi pa nga ni PRD na it will be bloody. Kung ako sa inyo, do not vote for me because I am telling you, it will be bloody. Tinabi niya yun. Oh, eh bakit eh, nanalo pa rin siya. So ibig sabihin, okay lang sa tao yung mga ginagawa niya. Oo, oh, eh baka sa inyo lang hindi kasi apektadong apektado yung mga negosyo nyo. Ilang ulit ang sinabi ng Justice Department at Office of the Solicitor General na walang karapatan ng ICC na manghimasok sa bagay na ito. Binigyang din ng dalawang ahensya na kayang resolbahin ng Philippine Justice System ang mga kaso patungkol sa madugong kampanya laban sa droga ng nagdaang administrasyon. Ama, palakpakan. Kayang-kaya po yan ng korte natin. Again, ah, it's just ironic na this same person na pinalaya ng justice system, sabi nga niya, at last, free at last. So, ibig sabihin, gumagana pa korte. Oo, bakit hindi mo gamitin yung korte na nagpalaya sa'yo para dito sa mga gusto mong ikaso kay PRD? Wala naman yata kayong ebidensyang ipinasa doon eh. Sa ICC, parang ang ano nyo lang doon, ang dinala nyo lang doon is yung lokohan na matrix ninyo, yung lokohan na numero ng mga namatay, na pati yung mga binangungot, pati yung mga nasagasaan, walang yan eh. Sinama nyo yata dyan sa numero ng mga namatay na yan. Sabi nyo na 3,000 mahigit, Diyos ko po, dyan po sa may isi, ano, sa may Gaza. Oy, higit 15,000 na yata yung namamatay dyan. So para sa akin, yan yung dapat nilang unang inaatupag. Anyway, sabi ko nga sa inyo, maaga po ang simula ng propaganda at siraan sa Pilipinas. Napakaaga po ng politika sa Pilipinas. I-enjoy natin.